Hello mga kabayan, kumusta po? Sana po nasa mabuting kayong kalagayan ngayon. Welcome ulit sa panibago nating vlog. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. Ang papasyalan po natin ngayon ay isa sa mga project ng Dpwh dito sa Parañaque City. Yan po ang river revetment o pagpapatibay ng mga gilid ng ilog at mga creek para maiwasan ang pagka-erode ng lupa. So tara, samahan niyo ako para silipin natin. Side ng tulay. Bali ang tulay na to, ito po yung tulay sa may malapit sa intersection ng multinational at saka C5 extension. So dati marami yan dyang mga bahay na nakatayo dyan mismo sa may ilog, pero tinanggal na, nailipat na, pero may mga natitira pa rin ito. Unti-unti na yan silang tatanggalin pag magawa na yung revetment dyan. Pag gagawin na. Ayan po yung kanto ng multinational, intersection ng multinational. Doon kaya kanina. Yan din po ay isa sa mga bagong gawa na river revetment ng Dpwh. Ayan. Malapit po yan sa may Anvil properties. Kasi yung ginadawasan ng El Shaddai. Ayan po yung nakalagay po yung ano, budget ng river equipment at tractor implementing government agency. Kailan nagsimula? July 23 pala nagsimula. At nag-cost siya ng 47,334,000. Ayan, government fun. Yan po yung kanina ang kinuhanan natin sa taas. Pinatibay na talaga. Pinatibay na yung mga gilid ng ilog para hindi ma-erode yung mga lupa. Doon ako kanina pumesto sa taas ng tulay. Tapos yan. Yan SM warehouse po yan. Yan, papunta yan doon. Mamaya puntahan natin paliko doon. Yan po, party pa po yan ang revetment project. Yan. Yan po yung SM warehouse. Sana lang ano, babalik din sa dati yung tubig. Quality ng tubig, malinis na siya. Para pwede na mga isda kung may marami ng isda. Kasi may mga patubad. Kasi alam nyo ba, nung nagpunta kami ng Taiwan, sa Taipei, kahit maliit lang na ano nila, creek or parang kanal lang nga lang, eh, maraming nangingisda doon pag gabi. Parang libangan lang nila na ano, mangisda. Sana malinis na rin ulit itong ilog na to para pwede na rin nating libangan yung mga mingwit dito. Kasi doon talaga ang linis ng mga creek, mga kanal nila doon sa Taiwan. Grabe, napakalaking city siya pero ang lilinis ng mga waterways nila. Maraming namimingwit lalo na sa gabi. Kasi yung one time na
Yung first day namin, pagkadating pa lang namin, may pinuntahan kami, naligaw kami, Diyos ko Lord. Sumakay kami ng bus. After namin mag-Taipei 101, sumakay kami ng bus. Kasi dapat pupunta kami ng, ano, ng Elephant Mountain yun. Ano nangyari sa amin? Dinala kami. Nadala kami ng driver hanggang, ano, garahe nila. Hindi man lang sinabi sa amin na, papunta na silang garahe. Siguro kasi hindi marunong mag-English. So pagbaba namin, naghanap kami ng, saan kami hanap kami ng pwedeng mapagtanungan. Yun nga, naghanap kami ng pwedeng mapagtanungan. Punta sana kami ng police station, kaya nahihiya naman kami kasi baka hindi rin marunong mag-English kasi sa mga 7-11 na mga tinanungan namin, hindi marunong mag-English. Kaya naglakad kami hanggang yung nakita nga namin dun sa may park, tapos may creek. May mga namimingwit. Nakailaw lang sila ng maliliit na ilaw, tapos namimingwit sila. Tapos yun. Lakad kami ng lakad. Buti na lang may nakasalubong kami ng Pilipina. Yun, nagpatulong kami kung paano sumakay. Kaya nagpunta na lang kami ng night market kasi gabing-gabi na naligaw kami. Nakakatawa experience po talaga namin yun nung first day namin sa Taiwan. Sana to, ang laki nitong ilog na to. Sana marami. Kung malinis lang to, marami isda. Pwede dito mamingwit. Pwede, ano, palipasan ng oras lang. Para, yung maaliw lang pang palipas ng oras. Ito naman yung dito sa may barangay San Dionesio na river revetment din. Yan yung budget niya. 86,730,000. Nag-umpisa din siya is July 23, 2020 hanggang June 17, 2021. Yan. Dpwh project din to. Hanggang doon yan sa may ilog papuntang malapit sa SM, yung dadaanan ng LRT 1 Cavite Extension. Pa natin malapit doon. Yung sa kabila tapos na siya. Kabilang side tapos na. Itong sa kabilang side yung ginagawa lang ngayon, pinapatibay. Ayun yung SM tatapat. Parang lapit lang na pero dun pa yun malayo-layo konti yun. Daming ibon na lumilipad. Yung ilog na yun, dadaan yan dun sa gilid ng San Dionesio o Barangay Hall at saka multi-purpose gym. Wala silang pasok ngayon kasi Linggo. Nagagala ako ang Linggo. Wala din akong pasok kaya may time gumala. Madilim yata. First time ko nakapunta rito. Yun yung sa may San Dionisio Gym. Tapos matatanaw na dito yung LRT 1 Cavite Extension. Ayun o. Oh. Yung launcher nila makikita na. Bukas pupuntahan natin yan. Yung ilog.
Maraming salamat po sa panonood sa ating vlog ngayon. Sana po nag-enjoy kayo at hindi kayo magsasawang suportahan ang aking channel. Please mag-subscribe na po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At sana i-like nyo rin tong video na to at i-share. Sana tulungan nyo po ako na maabot na yung 4,000 watch hour na requirement ni YouTube para sa partnership, YouTube Partners Program. Sana po maabot na natin yan bago ako mag 1 year sa aking channel. Maraming salamat po. Balik-balik po kayo sa sunod na video. Maraming salamat!